Hi guys! Welcome po sa Hugot Tip na yan. This is Sir JV, your Math Kahugot. And welcome po sa ating channel. So, para sa video natin for today guys, ang pag-uusapan natin ay mga update na ginawa ng Google Meet para sa ating mga online class at online meeting ngayong pandemic period guys. So, ang ginawa guys ng Google Meet, nag-adjust sila ng iba't ibang features na available din naman sa mga extension pero mas in-improve nila yung mga pwedeng gamitin dito. Okay? So, para malaman yung mga update na to, stay tuned sa video natin for today. So guys, para ma-enjoy mo yung update na ginawa ng Google Meet para sa inyong online class, kailangan ang gagamitin mo ngayon kapag nag-handle ka ng online meeting at online class natin ay yung ating DepEd email. So, napansin ko, available lang update na to kapag gumamit ka ng inyong DepEd email. So, ang unang update natin guys ay yung problema natin kapag tayo ay nag-share ng screen. Usually, nagkakaproblema tayo kasi minsan guys, may mga estudyante tayo o kaya may mga ka-meeting tayo, usually kapag may orientation tayo, na nag-share ng screen nila, nagiging problema rin natin to. So, dito sa update natin ginawa, so nakita nyo sa ilalim nito yung host control. Ito po ay meeting safety update na kung saan guys, magkakameron po ng iba't ibang features to. Una po, yung quick access. When turn off, everyone who isn't invited must ask join including people on your organization. So, kapag naka-turn off yan, guys, ang mga gustong pumasok sa inyong meeting, eh, kailangan mag-ask pa ng permission sa inyo para i-admit ninyo. Pero pag naka-turn on yan, lahat po ng gustong sumali sa inyo na may link, automatic makakapasok. Pag hindi po yan, pag yun po ay naka-off, automatic po mag-aas sila ng permission. At isa guys, ito isang importante pang update. Let everyone share their screen. Pag in-off mo to guys, ikaw lang po yung pwedeng mag-share ng screen mo. Okay? Unless guys, mag-share ang inyong mga co-teacher or mga estudyante ng screen nila, saka mo po siya i-on. At guys, yun yung magandang update ni po nito. Kasi nagiging problema ko to whenever we're going to have our meeting o online class, lagi pong may nag-share ng screen at nagkakaproblema po. Imbis na continuous guys yung pag-share mo ng screen mo, ay nagkakamayon ng problema since nag-share din po ang iba ng screen nila. Yung minsan aksidente pong napindot, gamit ng cellphone, or aksidente siya guys na nagamit ng hindi mo alam. So, yun po yung mga update natin. And guys, yung chat messages, pwede rin po siyang i-on and off. So, para makita natin yung mismong ano niya guys. So, yun. Ito po yung mismong under siya ng settings. Oh, another thing guys. So, para makita nyo guys, ang another update, pag gusto nyo makatipid sa inyong data, so, na-try ko na siya one time. Sa part na guys, ng video, pwede kayong maglagay kahit ang standard 360p, okay? At ito pa guys, yung isang maganda dito sa settings. Na to. In terms of video guys, pwede ka lang guys, mag audio only o audio lang marinig mo kapag discussion na siya. Hindi mo nakikita lahat ng video nila. Mawawala lahat ng video nila, audio lang narinig mo. Or pwede ka mag-standard 360p, one video at a time. Na kung saan, yung nagpe-present lamang guys, ang PowerPoint ang makikita mo. Na-try ko na siya one time guys. So, sa isang ginamit naming meeting, ang ginawa ko, in-on ko siya. Tapos, anong nangyari? Yung video lamang na pinapakita ng presenter ang nakikita ko. Lahat ng video ng mga ibang member ng group ay wala po. Yun ang maganda guys doon. Nung napasin ko ang data ko, chinek ko ang data ko guys, malaki ang kaltas na data na nagamit. Ibig sabihin, mas nakatipid ako. So, gusto nyo guys, kung gusto nyo makatipid sa mga estudyante dyan, na gusto mong makatipid syempre ng kanilang data, ito po yung maganda guys ito, yung standard 360p one video at a time. Okay? So, yun po yung isa pong magandang update nito. Okay? Another update that you could share with you is guys, yung mas naging distinct guys, yung use
Yung eh yung settings ta use a phone for audio. So pwede kayo guys mag-use ng phone for audio. Gawin niyo lang tong Philippines. Tapos si pwede mo siyang i-connect sa inyong Google Meeting na inyong gagamitin. At ito yung maganda guys dito. So pwede mo siyang gawing audio kung nagkamera ka problema dito sa audio mo, ah, gusto mong ma-resolve ba? You could use your phone as your audio presentation. So isa pa siyang magandang update. At last guys na update that you could share with you guys is nagbago na po yung change layout ng ating Google Meet. So last time guys, ang alam ko po at alam din natin guys, ang allowed lamang ng makita ng ating mga estudyante sa tilted series po nila ay only 16 participants. Ngayon po guys, sa tilted nila o sa tiled, ang maximum po ay 49 na. So pwede ka na pong makita lahat ng estudyante mo while you are presenting your PowerPoint na 49 student. So no need for you to download extension na minsan yung nagka-crash pa nga, but guys, sa pagtamang paggamit talaga, hindi siyang magka-crash. Tulad ng ginagamit ko guys sa Google extension, which is this one. Ito. Yan, grid view. Hindi siya nagka-crash. Base lamang sa ginawa mo, gagawin mo. Pag hindi mo siya sinet up ng tama, sadyang magka-crash siya. Pero if you try to set up guys sa tama at hindi mo siya ginawa for the certain purpose na makita lamang sila o ginawa mo lang sa tamang paraan talaga, ginamit mo sa tamang paraan, mas makikita mo. So dito paggagamit ka guys ng grid view, pwede mong include yung yourself sa grid tapos highlight mo yung speaker. So maganda dito, yun yung magandang ano niya. Or you could only show participant with video kung makasandita mo. Pero hindi naman malakas guys, yung another way na sinabi ko sa inyo para makatipid. Okay? So guys, yung host control guys, aside from this part, pwede rin makita po sa part na to. Yan. Okay? So yan po yung mga features po na bago ng Google Meet na alam kong makatulong sa atin ngayong pandemic period. Okay? So guys, so kung may update pa ang Google Meet para po sa ating mga video guys, so I'm going to update you guys at para mas malaman nyo kung ano ba yung mga tamang paggamit ng Google Meet. So if you like this video, like kindly like this video and share it with your co-teacher para makatulong po sa inyo ang video ito at para mas ma-inform kayo kung ano ba yung mga kailangan natin para sa ating Google Meet class. Okay? So guys, another video, may video po kung makikita nyo po dito sa aking channel kung paano makatipid sa inyong online class gamit ang Google Meet, paano mag-share ng screen gamit ang inyong cellphone at marami pa pong iba. Ingat po, God bless you on the next video guys. So sana po, may natunan po kayo. See you guys on the next video. Ingat po mga matkahugot. Ingat po.